So ayan mga master, welcome back. In overtime ko na naman tong bagong order sa akin mga master. Kailangan matapos. Kailangan ng nag-order nito. So ito po ay pure 12 volts po mga master. At mayroon siyang dalawang ayan, USB charger na mayroong apat na charging port. Tapos may dalawang switch para sa 12 volts at saka sa car charger. Tapos mayroon saksakan ng 12 volts na ilaw, ayan. So bali 6 na piraso po yan. Kahit sabay-sabay nyo yung paganahin, magdamag ay kayang-kaya po yan magdamag. Kahit may electric pan pa po kayo na DC. So ayan, sa likod mayroon din na saksakan ng 12 volts. Halimbawa TV na 12 volts, ayan, pwede kayo magsaksak dyan. At syempre mayroon din 12 volts na lead light. Ayan, may sariling switch mga master. At may kanya-kanya dyan fuse. At ito naman yung kanyang switch sa solar panel at saka switch sa AC charger. Kapag gagamitin nyo ay AC charger, ayan, 19 volts po ito na AC charger at 3.4 ampere. So dadaan po muna yan sa charge controller kasi 19 volts. Parang 100 watts na solar panel. May BOC na 18 volts, 21 volts, 19 volts. Kaya okay lang na maiwanan siyang nakacharge kasi mayroon siyang charge controller. Ayan, 30 ampere yan. Bali nakasit lang po yung kanyang max charging sa 14.6 kasi ang battery po nito ay life over battery 32700. Ang kanyang max charging ay 14.6 lang po. Tapos yung kanyang low voltage disconnect ay ilalagay lang natin sa pinakamababa na isit lang natin sa 12.2. Pero hindi naman natin ginagamit yung kanyang output ng kanyang load dyan sa charge controller na yan. Kasi direct naman dun sa battery yung mga connection ng car charger at mga output ng 12 volts nakadiretso doon sa battery. Dahil wala namang problema kahit nakarekta sa battery kasi may sarili naman yung BMS. So yung BMS na po ang bahala mag-cut off niyan pagka na-reach na niya yung kanyang low voltage, ang kanyang pinaka-cut off niya. So ang kailangan po dito na solar panel ay 60 watts hanggang 100 watts para mabilis ma-full charge. At kapag gusto niyo naman gumamit ng 220 volts na appliances, mayroon po itong input ng inverter. Bibili lang po kayo ng inverter kung gusto niyo gumamit ng 220 volts na appliances tulad ng laptop or TV na 220 volts. Basta yung mabababang wattage lang po na appliances, basta kayang-kaya ng capacity ng battery. Dahil 24Ah lang po yung battery nyan, pure 12 volts lang po yan. So, bali kailangan nyo ng inverter kung gusto nyo gamitin yung appliances nyo na 220 volts. Kaya, may input yan ng inverter. So, yan po yung laman ng kanyang charge, 13.4 volts. So, full charge po siya. Okay mga master. Yun lang mga master, maraming salamat sa inyong solid na panonood dyan. Huwag kalimutan na mag-follow para update kayo sa mga ganitong upload na video at paki-like and share ng ating video mga master. Maraming salamat sa inyong solid na suporta dyan at shoutout po kay Chito Aton. Ayan, shoutout po sa inyo master. Ayan, ingat po kayo dyan sa ibang bansa at sa inyong trabaho. Hanggang sa muli mga ka-DIY, maraming salamat mga master.